Diyos ng lahat o papuri, sa kahitaasan siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kahitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ngayon, 22 ng Mayo, gunitain natin si Santa Rita ng Kasya, ang namanata sa ating Panginoon upang tumulong sa mga mahirap. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kahit na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang lambanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon, mga nakisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, pinapahayag ni Santiago na kailangan na hindi tayo magmamalaki sa ating sarili bagkos ating ipahayag ang Diyos sa ating buhay na kung ano ang kalooban ng Diyos ay siyang dapat sundin. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tayo ay tinuturuan upang tayo ay marunong magbukas loob sa ating kapwa-tao. Hindi pinigil ng ating Panginoon ang gumagamit ng kanyang pangalan kahit hindi sila membro ng mga apostol upang gagawa ng mga himala at pagtulong sa mga nailangan. Tayo ay tinatawag na maging bukas sa ating kapwa-tao sa pagpapahayag ng kabutihang loob. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo ay nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong matularan namin ang pagkaulinan ni Santa Rita ng Kasya na nagpupunyaging makatulad ng dukha at mapagkumabang misiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inialok na iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito kayong nagsasabi.
Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at kapag dakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig. Makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman na nanalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Upang siya ay mabuhay nang hindi magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay. At ito na may alam niya, maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga, yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.
Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng ikapito na linggo sa karaniwang panahon. At ang tema po natin ay ang kabukasang loob. Kabukasang loob na dapat nating ibukas ang ating sarili, ang ating kinabukasan, ang lahat ng ating mga dekain at gustong gawin sa kalooban ng Diyos. Ito po ating napakinggan sa unang pagbasa sa Sulat Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 13 hanggang 17. Sapagkat hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay, dapat sabihin lagi natin kung kalooban ng Diyos. Ito ang masunod. Dahil ayon pa sa ating salmo na makinig tayo sa Diyos, kaya mapalad ang lahat ng mga aba at lahat na manikinig sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay nasa kanila, ang Diyos ay siyang gabay nila. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 9, Verso 38 hanggang 40, sinasabi ng ating Panginoon kay Juan na nagsasabi na kanilang pinigil ng isang tao na gumagawa ng kabutihan at himala sa pangalan ng ating Panginoon na huwag siyang pigilin, sapagkat ang lahat ng mga gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon o kung sino man ang kapanig sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi po kalaban bagkus kapanig ng nananalig sa ating Panginoong Hesus. Kabukasang loob, ito ang napakahalaga sa buhay natin ngayon na kuminsan sarado tayo sa tinatawag nating mindset o mga misconception, mga sariling paningin natin na parang nakahuna ang ating pag-iisip at hindi na tayo bukas sa mga pangyayari, mga pag-iisip at opinyon ng iba at kung ano ang paningin ng ibang tao. Ang bias ng pag-iisip ng tao ay hindi po ayon sa paningin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay para sa lahat. Kaya dahil dito, kailangan natin ang kabukasan loob. Kabukasang loob sa Hebreo pa ay tihot na sa ating mga pagbasa, dahil nasa Koinokuna Grigo ang orihinal na pagkasulat ang ating mga pagbasa ngayon liban sa Salmo na nakasulat sa Hebreo, sa ating unang pagbasa at sa ating Ebanghelyo na orihinal na pagkasulat sa Koinokuna Grigo, sa Koinokuna Grigo, ang kabukasang loob ay tinatawag po na elekrinia, na nasali naman sa Latin, apertos, maging bukas, may kabukasang loob. Ito ang dapat nating tingnan, sapagkat kung sarado ang ating pag-iisip, lahat na lang ng ating tinitingnan at mga taong nakikita natin ay hinuhusgahan na natin, pinagtansya na natin. Baka sa ating pagtingin sa kanila ay mali na, dahil ang akala natin ay ganyan sila. Huwag po tayong titingin sa ating kapwa ayon sa ating mga bias, sa ating mga pansarili na paningin at mga pamaraan, bagkos sa pamaraan ng ating pong Hesus Nazareno. Ang ating Panginoong Hesus, siya po'y bukas para sa lahat. Dapat tayo, nananalig ng mga Kristiyano, maging bukas din tayo sa ating kapwa-tao.
Ang atin pong titingnan, hindi ang kanilang makikita sa labas. Hindi po ang kanilang mga pamaraan o dili kaya mga damit o dili kaya mga hugis at kanilang mukha. Bagkos tingnan natin sa tao kung ano ang nasa kanilang puso at ano ang kanilang ginagawa dahil ito ay ginagawa nila na kabutihan na nagmula sa puso. Ang atin pong tingnan ay ang katotohanan, hindi ang mga mali na opinyon na pinapairal ng mga ilan na nasa kapangyarihan na mga mayaman o nakaupo sa mga luklukang makapangyarihan. Ang atin pong pagtingin sa ating kapwa, ulitin ko, ay ayon sa mga mata ng ating pong Hesus Nazareno na dapat po tingnan natin sa puso at hindi sa mga mapang-ibabaw na nakikita natin. Sapagkat ang Diyos ay tumatago sa puso, hindi po sa mga mukha at sa mga panglabas na nakikita natin. Ang Diyos ay tumitingin sa kaibuturan at kalaliman ng ating pagkatao, hindi sa mga panglabas na mga anyo na kung minsan ito ay nagbigay sa atin ng mali na paghusga o mali na pag-akala ng ating kapwa. Ang mali na pag-akala sa ating kapwa ay ang akala natin, kaya natin ang lahat, alam natin ang lahat, pero hindi totoo. Yan ay pagmamalaki lang ng ating sarili at yun ay laban sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay nagkaroon na ng pagka-obserba sa ating kapwa, na para bang bantay sarado tayo sa nagawa ng pagkakamali sa ating kapwa at hindi natin nakikita na mismo ang ating sarili ay may mga pagkakamali na higit pa sa kanila, ito ay dapat nating iwasan sapagkat ang mahalaga, ulitin ko po, ang puso natin at ang kalooban ng Diyos na kung saan ang tao ay naugnay sa kanyang puso sa Diyos. Kung ang ating paningin ay maka-Diyos, kung ang ating mga pag-iisip at hadikain ay maka-Diyos, kung ating mga kalakaran at mga pamaraan sa ating mga institusyon ay para sa Diyos at para sa kalooban ng Diyos, tayo ay nasa tama na daan. Paano po natin ito gawin? Una, ngayon ay panahon na ng Espiritu Santo dahil dumating na ang Espiritu Santo sa Pentecostes. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa gabay ng Espiritu Santo. Pangalawa, bago tayo magusga o dili kaya magbigay ng ating opinyon o paningin sa ating kapwa, tingnan muna natin ang ating sarili. Ano ang ating kahinaan at kalakasan? Ano ang tunay nating pagkatao bago tayo magusga sa ating kapwa? Pangatlo, sa bawat pagtingin sa ating kapwa-tao, dapat tingnan natin na may habag, may kaluubang mabuti at may pagmamahal na yon ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung wala tayong habag at wala tayong pagmamahal sa ating kapwa, mali lagi ang ating paghusga at maging maling akala natin sa kapwa-tao ay siya pang magdulot sa atin sa kasalanan. Sinasabi sa ating ebanghelyo na kung mayroong gumawa ng mabuti at hindi laban sa kay Kristo at sa ating Panginoong Diyos, ay kapanig natin. Versel 40, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Marcos. Kaya, dapat ang isipin natin, hindi ang mga pamaraan ng tao, bagkos sa pamamaraan ng turo ng ating Panginoong Hesus Nazareno o sa mga pamamaraan ng Diyos. Kung tayo ay kumikilos ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ibig sabihin ayon sa pamamaraan ng Diyos,
tayo ay nasa tamang daan, ay talaga sa tamang daan, tayo ay gumaganap na maging kapwa na nagpapahayag na si Kristo ay nasa ating puso at ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Iwasan natin ang paging maritis at mga tsismis. Iwasan natin ang mga pag-obserba sa kamalian ng kapwa. Bagkos tingnan natin ano ang ating magawa upang lahat tayo ay maging instrumento ng kapayapaan, kabutihang loob, at pag-ibig o pagmamahalan sa lahat ng tao upang ang tunay na buhay na Kristiyano ay siyang maisabuhay natin sa pangalan ng ating Panginoon na Diyos ng pag-ibig, awa at habag. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan, ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad, nalangin kami kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Atin pong itutugon, banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway tunay na may pahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat, naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran, pagbabalik loob, at kagalingan ng mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkakahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit na pagpapahalaga sa kabutihang loob ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Banal na guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihang sanman ito nagmula. Ling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ala
Manalangin kayo, kapatido, pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ng Kasya ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkalob mong kami ring pinagkaloban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanitunay, marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon kinagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad na mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kahit isa namang helsisiawit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu kaming banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlayan, may pag-asang silimuling mga buhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Rita ng Kasya, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tinislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Submit
serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o tilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita ng Kasya para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Poong Diyos. Salamat sa lahat na naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng kabukasang loob, openness, hindi sa sarado na pag-iisip upang matanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso at matanggap rin natin ang ating kapwa sa ating puso. Hindi ang ating pag-iisip at pamaraan ay tama. Ang pamaraan ng Diyos ay tama. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na Manila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw na ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang sa buking namatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.